Magandang araw po mga ka-farm. Andito na naman po tayo sa isang araw ng dagdag kalaman in banana farming. So mga ka-farm, ngayon pong araw na ito, pabahagi po natin kung paano po pangalagaan ang bawat puno ng saging dito sa loob ng farm. Kung yung prutas po ay inalagaan natin, syempre naman po, alagaan din natin ang bawat puno ng saging. Paano po mga ka-farm? Sa previous po nating video mga ka-farm, na-perform po natin yung tinatawag natin na base clearing at saka stem sanitation. Isa po yun sa mga form na paglilinis at saka pag-alaga ng bawat puno ng saging. Hindi naman po healthy mga ka-farm kung palagi tayong mag-desilt kasi madidehydrate yung saging natin. Binabalatan kasi natin yung saging. So we need to have an alternative para po magampanan pa natin at saka ma-apply natin kung paano pangalagaan ang bawat puno sa loob ng farm. Tinutukoy ko po mga farm, mag-stem spray po tayo. We have survey po for several weeks. So nakita po natin yung mga posible na maging reason para po mag-stem spray tayo. Halit tayo mga ka-farm, tunghayan po natin at saka tignan natin yung na-survey po natin. Ito po mga ka-farm. Ito po yung nakita natin. Minimal po yan na mealybugs. Yan. Nagbibigay po yan ng problema sa ating puno ng saging. Yan. Kung tutuklapin natin to, wala. Tutuklapin natin yung iba, wala. So yung iba po, meron din. Ito po. So hindi po siya gaanong kadami, pero we need to apply insecticide para po makontrol natin yung paglaganap at saka pagdami ng mealybugs. Kasi po ang mealybugs po mga ka-farm nagbibigay na problema sa ating bunga. Kung dadami at dadami po yung mga mealybugs sa puno ng saging, aakyat po yan doon sa bunga. Saka magbibigay ng pangit na itsura ng saging na magiging sanhi po ng pagbagsak doon po sa class B. So yung pagdami po ng mealybugs sa bunga, magdudulot po yan ng tinatawag nating sooty molds o yung pagiging itim ng ground. So paano po natin depensahan yung bawat puno, mag-stem spray po tayo mga ka-farm. Balik po tayo dito mga ka-farm. So this day po, i-control po natin yung pagdami ng mealybugs. Yan po kasi yung sanhi ng pag-akyat ng mga mealybugs doon sa bunga. So kailangan natin i-control by using or performing using the stem spray. So ito po mga ka-farm, gagamit po tayo ng ito, power spray. Ito yun. Tsaka yung gagamitin natin na prescribed chemicals, ito po yung ginagamit ko po is IntroGuard. IntroGuard po, isa po yung uri ng prescribed chemicals po para makontrol yung mealybugs dito sa loob ng farm sa bawat puno ng saging dito. So ang mixture po 16 liters. So hindi lang po natin tatapangan kasi po baka tamaan yung bunga, masusunog. So ingat lang po tayo konti mga ka-farm. Huwag nyo lang po haluan ng ibang chemical. Just only insecticide na prescribed po. Huwag nyo lang po tapangan para po yung concentrate lang natin is yung puno na saging. Kasi andun yung nagmumula yung mealybugs. Yan na yung kinokontrol natin mga ka-farm. So ang ibang mga insect po, makukontrol po din natin yan. Tulad ng nagbibigay ng sakit ng Bunchytop. Yan po, makukontrol natin yan by applying chemicals through stem spray. So sa puno ng saging lang po talaga. So ito po, 16 liters tsaka 100 ml na IntroGuard, or you can use any form of diazol or insecticide you prescribe lang po na chemical. So balik po tayo mga ka-farm. I-apply na po natin yung ating chemicals which is pang spray po for the mealybugs. So ang pag-spray po niyan mga ka-farm, ito po. Ito yung tatamaan natin. Yung pseudo steam. Pseudo steam lang po. Tsaka dito sa bandang ilalim yung may mga mealybugs para po hindi silang makaakyat doon po sa bunga. So atin silang pipigilan
para po hindi sila makaagyat at saka magdudulot po sila ng maruming saging. So bawat puno po, kahit dust lang po, pwede na. Dust lang, no? So ito po yung gagamitin natin, mga kaparn. So I have this one. Ito, protective gear natin, siyempre. Mask, hood. And then ready to apply. Kakalibrate muna natin, mga kaparn. Ha? Ito po. Kakalibrate muna natin 'to. Kailangan po hindi masyado maduga. Okay, kapanda rin nga po, ha. Ano po ito? Ito po yung advice mo. Okay na po yan ang apply. Hindi masyadong buo. Last lang po talaga. Let's start. Mga kaparm, tanong niyo po, kailan dapat mag-steam spray? So mga kaparm, hindi naman po healthy kung palagi tayong mag-steam sanitation, kasi po tinatanggal natin 'to, 'di ba? Pag-steam sanitation, natanggal natin 'to. So tendency po niyan, madidehydrate po yung ating saging kung palagi kayong nagtatanggal ng balat ng saging. So ang ginagawa natin, alternative po is steam spray. So maybe approximately 3 times a year. So thrice a year po yung pag-apply natin ng steam spray. Ganyan lang po kadali ang pag-steam spray. So tandaan lang po natin palagi, mga ka-farm, na dapat po ito lang po yung dapat matamaan natin para po sa ganun hindi po tayo makatama sa bunga. Kaya nga po medyo low dosage lang po yung ginapit natin, baka po mga sobrahan yung matamaan yung bunga, magka-cause pa ng yung ano, chemical burn. So anyway po, hindi naman po makakasama sa bunga yan, kaso lang po iniiwasan lang natin na posibleng maging epekto. So tinatarget natin yung puno ng saging yan, kasi andito po yung mga mealybugs, tsaka nakokontrol din po ang pagdami ng Bunchytop. Yan po ay yung maging benefits ng steam spray. So mga ka-farm, kung inaalagaan po natin itong bunga, so syempre po alagaan din natin yung puno para naman sa ganun po makabigay siya ng magandang production at saka pag maganda ang resulta ng ating farm. So ganyan lang po kadali, mga ka-farm. Nasa sa inyo na po yan kung gagawin o i-apply natin sa inyong mga farm. Sigurado po malaking tulong po ito. So mga farm, hanggang sa susunod na video po, don't forget po to hit the bell button and subscribe. Maraming salamat po.